Isa sa maduduming paraan na ginagamit ng maduduming BIR officials, hindi naman po lahat, ay yung pong pagde-deprive sa inyo na ayusin yung records ninyo at yung invitation ho ninyo na mag-audit sila immediately ay hindi ho pinapansin. Ipinagbabawal ho ito ng batas because ang mga revenue officers ho ay nasa case number 4 ho tayo, ay inatasan ng Republic Act 9485 at Republic Act 11032 na sumagot sa mga letters ho ninyo. Ang pinakaayaw ho nila talaga ay makareceive ng letter ninyo because it will create obligations on their part para ho mabigyan ng pansin yung mga concerns nyo. Ayaw na ayaw nila yon. Ang gusto lang ho nila is i-click nyo ho yung heart instead of your like, para ho mag-spread ho tayo ng love dito ho sa Facebook at YouTube. Huwag niyong kalimutang i-click yung heart. So, ang gusto lang ho nila is, sila lang ho yung masusunod. So, sa araw ho nito, pag-uusapan ho natin, katulad ho yung nakaraan natin, case 1 and case 2, pwede ho kayong makahingi ng diagnostic matrix sa akin. At ang pag-uusapan ho natin ngayon ito. So, mapapansin nyo, pwede naman hong everyday nagpapareceive kayo ng letter sa BIR. Wala hong problem noon at hindi ipinagbabawal ng batas. Ang next topic ko natin is final warning for field audit. So, pag-usapan ho natin yung topic natin, second chance for conducting field audit, kasi nga, hindi ho pinansin yung mga previous letters ho ninyo. So, kung anong gagawin ho natin, napakasimple lang. Okay, yung second chance kasi, ang ibig sabihin ho nun, binibigyan nyo ng second chance yung BIR official. So, ayaw ng gobyerno na idemanda nyo kagad, kasuhan ninyo sa DOJ, sa ombudsman, yung BIR official, because itinatadhana ng batas na meron ho sila, may right sila na bigyan ng second chance at may right din sila na i-correct yung kanilang mistakes. So dito, ini-establish natin sa ating template na to na binebenta ho natin ng 5,000 pesos plus VAT plus EWT na okay, binibigyan kita ng second chance. Please, ayusin mo na yung buhay mo, mag-audit ka na. So yun ho yung sinasabi natin dito at dapat ho ito, ini-issue ho ito pagkatapos ninyong ipareceive yung request for immediate field audit na diniscuss ko dun sa case number 2. Okay, yung benefits ho nito mababasa nyo ho dyan sa description at iniimbitahan ko rin ho kayo na mag-franchise. Kailangan ho ninyong mag-file ng letter of intent sa akin. 50,000 ho yung franchise fee plus VAT plus EWT. So, ang potential ho ninyong income per client is 40,000. So, nasa sa inyo ho yun. So, again, unuulit ko kung napanood ho nyo yung opportunity na video ko, ito ho ay para sa individual at hindi ho ito para sa corporation o partnership. Kasi ang gusto kong bigyan ng hanap buhay dito, yung maliliit na tao. O kung may barberya ka, pwede ka rito. May salon ka, pwede ka rito. May restaurant ka, pwede kang mag-franchise. Pero kung ikaw yung presidente, hindi ko pwedeng yung korporasyon mo ang ipa-franchise natin. Kung hindi, yung pong kahit presidente ka, individual, kung sino man ang gusto nyo. So, importante po sa buhay ho ninyo ang second chance for conducting field audits. At ito po ay very effective para ho maturuan natin ng tamang paraan o guidance, o ito'y guidance para sa mga BIR official na magtrabaho na naaayon sa batas. Tayo naman ay mag-comply na naaayon sa batas. So with that mga ka-taxpayer, kung mahal, ini-invite ko kayo dun sa ating next topic na sabi ko na kanina. At ito lang na may 10 topics lang ito, panoorin nyo ng lahat at bumili na po kayo ng templates at mag-franchise sa akin. So with that, see you in my next video. Peace and happiness be with you forever or for life. And masayang buhay po sa lahat ng nanonood at nakikinig. See you in my next video.